Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay nasa ikatlong linggo na tayo ng ating aralin. Ihanda ang iyong sarili at mga kagamitan sa pag-aaral bago tayo magsimula. Ang paksang ating tatalakayin ay ang karapatang pantao. Sa paksang ito, inaasahan na matapos mong panoorin ang learning episode ay nailalahad ang iba't ibang uri ng karapatang tinataglay ng isang malayang mamamayan. Ngunit bago natin pag-usapan ang ating bagong aralin, subukin muna natin ang iyong kaalaman ukol sa paksang ito. Huwag kang matakot sa pagsusulit na ito. Layunin lamang nito na mataya ang dati mong kaalaman tungkol sa paksang ating tatalakayin. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo sa bawat bilang upang ito iyong masagutan. Handa ka na ba? Tara, maaari ka nang magsimula. Para sa unang katanungan, dahil pinagsama-sama ang lahat ng karapatang pantao ng individual at naging batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang saligang batas, ito ay itinuring na International Magna Carta for All Mankind. Ano ang dokumentong ito? Ikalawang katanungan, ayusin ang mga dokumentong nasa loob ng kahon batay sa pagkabuo ng mga karapatang pantao mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Una, Magna Carta. Pangalawa, First Geneva Convention. Pangatlo, Cyrus Cylinder. At pang-apat, Universal Declaration of Human Rights. Ikatlong katanungan, alin sa sumusunod ang hindi akma sa nilalaman ng Bill of Rights na nakapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987? Ikaapat na katanungan, kasunduan na nagpapahayag ng pagpapalaganap ng kaalaman batay sa pagiging superior, pagkamuhi o hindi pantay na pagtingin sa isang lahing nararapat at naaayon sa batas. Ikalimang katanungan, alin sa mga pahayag ay nagpapakita ng isang Pilipinong iginigiit ang kanyang karapatan bilang mamamayan? Ika-anim na katanungan, nagtatakda ng mga karapatang labanan ang diskriminasyon sa kababaihan sa larangan ng politika, edukasyon, hanap buhay, kalusugan, pag-aasawa at sa pamilya. Ikapitong katanungan, ang kasunduang gumagarantiya sa karapatan ng mga bata. Napapaloob din dito ang pagtiyak sa proteksyon ng mga bata laban sa karahasan at pang-aabuso at lumikha ng mga espesyal na probisyon para sa kanilang kapakanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyong medikal, edukasyon at buhay pamilya. Ikawalong katanungan, noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission. Sa pamamagitan ng naturing komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights. Sino ang nanguna sa paglikha at pagpapatibay nito? Ikasyam na katanungan, nagpadala ng waran sa paghalughog ang hukuman sa tahanan ni Aling Josie. Ayon sa dokumento, maaaring halughugin ng mga pulis ang ikalawang palapag ng kanilang bahay, gayon din ang kanilang bodega. Maaari bang halughugin ng mga pulis ang unang palapag ng tahanan ni Aling Josie kahit hindi naman ito nakasulat sa waran? At panghuling katanungan, nilikha ng batas na ito ang National Commission on Indigenous People. Layunin ng komisyong ito na igalang at mapanatili ang mga paniniwala, kaugalian, tradisyon at institusyon ng mga pangkat etniko. Ngayon, tignan natin kung ilan ang nakuha mong tamang sagot. Number 1, letter D. Number 2, letter C. Number 3, letter C. Number 4, letter B. Number 5, letter B. Number 6, letter D. Number 7, letter A. Number 8, letter A. Number 9, letter D. Number 10, letter C. Kung nagkaroon ka man ng maraming mali, huwag kang mag-alala. Matutulungan ka ng mga gawaing inihanda upang mapabuti pa ito. Ngunit bago natin simulan pag-aralan ng panibagong paksa, atin munang muling balikan ang nakaraang talakayan. Bibigyan lamang kita ng 3 minuto upang basahin ito. Para sa panuto, tukuyin ang mga sumusunod sa bawat sitwasyon o pahayag ayon sa uri ng karapatan. Maaaring isulat ang likas ng karapatan, karapatang pangkabuhayan o pang-ekonomiya, karapatang politikal at karapatan ng nasasakdan. Handa ka na ba?
maaari mo nang sumulat. Ngayon, iwasan natin ang iyong sagot. Una, karapatang sibil o panlipunan. Pangalawa, karapatang politikal. Ikatlo, karapatang sibil o panlipunan. Ikaapat, karapatan ng nasasakdal. Ikalima, karapatang sibil o panlipunan. Ikaanim, likas na karapatan. Ikapito, likas na karapatan. Ikawalo, likas na karapatan. Ikasyam, likas na karapatan, at panghuli ay karapatang pangkabuhayan o pang-ekonomiya. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Mahusay, batid kong naunawaan ninyo ang nakaraang talakayan natin. Ang panibagong araling ating tatalakayin ay ang karapatang pantao. Ano nga ba ang nakapaloob dito? Halina't sabay-sabay nating tuklasin. Upang maunawaan ang paksang ating tatalakayin, ating tunghayaan ang kasaysayan nito na nagpaigting sa karapatang pantao na isulong ito. Ang Cyrus Cylinder o Cylindro ni Ciro ang kinikilalang pinakamatandang talampang kasaysayan at kauna-unahang kalipunan ng mga batas at karapatang pantao. Mula rito ang musubong ang konsepto ng natural law kung saan ang mga tao ay may sinusunod na kalipunang hindi nasusulat sa batas sa paraan ng kanilang pamumuhay. Si Cyrus na dakila ang kauna-unahang hari ng Persia na nagpalaya sa alipin ng Babylonia noong 539 BCE. Dito ay pinag-utos na ang lahat ng tao ay may karapatang pumili ng kanilang relihiyon at marapat na ituring nakapantay ng ibang lahi. Sumunod ay ang Magna Carta ng 1215 o Great Charter. Ang Magna Carta ay nilagdaan ng hari ng Inglaterra noong 1215 ay mahalagang bahagi ng pag-unlad ng karapatang pantao. Napapaloob dito ang karapatan ng simbahan na maging malaya mula sa pakikialam ng pamahalaan, karapatan sa lahat ng mamamayan na magmay-ari at magmana ng ari-arian at mabigyan ng proteksyon laban sa mapaniil na pagbubuwis. Kasama na rin dito ang karapatan ng mga balo na magmay-ari ng ari-arian at hindi na muling mag-asawa. Itinaguyod din nito ang makatwirang proseso o yung due process na may pagdinig sa kaso kasama ang mga probisyong pagbabawal sa panunuhol at diwastong pag-uugali ng mga opisyales ng pamahalaan. Sumunod ay ang petisyon ng karapatan 1628. Ang petisyon ni Sir Edward Coke ay ipinadala ng English Parliament kay Haring Charles I ng England. Ang petisyon ng karapatan o Petition of Rights noong 1628 bilang pahayag ng mga kalayaang sibil. Ito ay nababatay sa apat na prinsipyo. Una, walang pagbubuwis ng walang pahintulot ng parlyamento. Ikalawa, walang sinuman ang maaaring ibilanggo ng walang paghahain ng akusasyon at pagdinig sa kaso. Ikatlo, walang sundalo ang maaaring kanlungin o patuloying pansamantala sa tirahan ng ordinaryong sibilyan o mamamayan. At ang panghuli, walang batas militar sa kapayapaan. Sumunod ay ang Saligang Batas ng Estados Unidos. Ang Saligang Batas ng Estados Unidos na binilangkas sa lungsod ng Philadelphia, Pennsylvania noong 1787. Ito ang pinakamatandang nasusulat na pambansang konstitusyon na ginagamit at tumutukoy sa pangunahing sangay at lawak ng pangyarihan at karapatan ng mga mamamayan ng Estados Unidos. Ang unang 10 pagsususog sa konstitusyon ay patungkol sa kalipunan ng mga karapatan. Ito ay naganap noong 15 ng Disyembre taong 1791 na nagtakda ng kapangyarihan ng pamahalaang federal ng Estados Unidos at pangangalaga sa karapatan ng lahat ng mamamayan ng Estados Unidos. Ang kalipunan ng mga karapatan ay nangangalaga sa kalayaan sa pamamahayag, relihiyon, pagpupulong at petisyon.
Ito ay nagbabawal sa hindi makatwirang paghalughog at pagdakip, malupit na kaparusahan, at pamimilit sa pagkakasangkot ng sarili. Sumunod ay ang deklarasyon ng mga karapatan ng tao at mamamayan noong 1789. Ito ang nagbibigay daan sa pagbuwag sa absolutismong pamahala ng mga monarko sa Pransya at nagsilang ng pagtatag ng unang republikang Pranses. Ang deklarasyon ay nagpapahayag na ang lahat ng mamamayan ay pinangkalooban ng mga karapatan at kalayaan sa ari-arian, seguridad at pagtutol sa paniniil. Ito ay nagpapahayag na ang pangangailangan sa batas ay hinango mula sa katotohanan na ang pagtamasa ng mga karapatang likas ay tumitiyak sa pantay na pagtamasa ng karapatan ng iba pang kasapi ng lipunan. Sumunod ay ang unang kumbensyon sa Geneva noong 1864. Ipinahayag na orihinal na dokumento ng unang kumbensyon sa Geneva noong 1864 ang pangangalaga at pagkalinga sa mga sugatang sundalo. Ang pangunahing layuning inilahad ng kumbensyon ay patungkol sa mas pinalawak na gampanin sa pangangalaga na walang diskriminasyon sa mga sugatan at may karamdamang sundalo at iba pang tauhang militar at paggalang sa simbolo ng pulang cross o red cross sa mga kagamitan at sasakyang pangmedikal. Ang ikatlo ay ang nagkakaisang bansa o United Nations noong 1945. Itinatag noong 24 ng Oktubre 1945 sa San Francisco, California ang nagkakaisang bansa. Ito ay naglalayong maitaguyod ang pandaigdigang kapayapaan at maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaang pandaigdig. Ang adhikain ng samahan ay mababakas sa preambulo ng konstitusyon na naglalahad ng ganito. Kami ang mga kasapi ng nagkakaisang bansa ay nagtataglay ng matibay na hangarin na iligtas ang susunod na henerasyon sa trahedyang dulot ng digmaan na dulot ng hindi mailarawang pighati sa sangkatauhan. Ang panghuli ay ang Universal Declaration of Human Rights noong 1948. Ito ang pandaigdigang pagpapahayag. Ang panghuli ay ang Universal Declaration of Human Rights noong 1948. Ito ang pandaigdigang pagpapahayag ng mga karapatang likas, kalayaan sa pananalita, paniniwala at sa anumang pananakot at nagpapahayag na ang lahat ay isinilang na malaya at nagtataglay ng pantay na dignidad at mga karapatang katulad ng lahat. Ito ay binalangkas sa mga kinatawan mula sa lahat ng panig ng daigdig bilang tugon sa resultang idinulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang deklarasyon ay tinanggap bilang kasunduan sa pagitan ng mga pamahalaan at ng mga mamamayan sa buong mundo. Ito ang dokumentong may pinakamaraming salin ayon sa Guinness Book of World Records. Sa Pilipinas, ang pagtataguyod ng karapatang pantao ay alinsunod sa Saligang Batas ng 1987, partikular na sa probisyong napapaloob sa Artikulo 2, Deklarasyon ng Prinsipyo at Pang-Estadong Pulisiya, Artikulo 3, Kalipunan ng mga Karapatan, Artikulo 4, Pagkamamamayan, Karapatan at Tungkulin ng Pagkamamamayan, Artikulo 5, Karapatang Halal, Artikulo 12, Karapatang Panlipunan at Karapatang Pantao, at panghuli ay ang Artikulo 14, Edukasyon, Agham at Teknolohiya, Sining, Kultura at Palakasan, na sa mga probisyong napapaloob sa artikulo. Ngayon ay alamin natin ang mga karapatan ng mga kababaihan, mga bata, manggagawa at katutubo o indigenous people ayon sa deklarasyon na nagkakaisang bansa at saligang batas noong 1987 ng Pilipinas. Mga karapatan ng mga kababaihan. Una, karapatang makaboto. Ikalawa, karapatang manatiling mamamayan ng Pilipinas kahit na nakapag-asawa ng dayuhan, maliban na lamang kung kanyang talikuran ang kanyang pagkamamamayan. Ikatlo, karapatang makapagtrabaho. Ikaapat, karapatang makapag-aral. Ikalimang, karapatang magplano ng pamilya. At panghuli ay karapatang pangalagaan ang mga anak. Ang karapatan ng mga kababaihan ay pinahayag sa Artikulo 2, Section 14 at Artikulo 13, Section 14 ng Saligang Batas. Sumunod ay karapatan ng mga bata. Una ay ang karapatang maisilang, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ikalawa, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Ikatlo, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. Ikaapat, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. Ikalima, mabigyan ng dekalidad na edukasyon. Ikaani, makapagpahayag ng sariling pananaw. Ikapito, mapaunlad ang kakayahan.
Ikawalo, manirahan sa payapa at ligtas na pamayanan. Ikasyam, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. At panghuli ay maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Bilang pagpapatupad sa Artikulo 2, Section 13, nilikha ang Child and Youth Welfare Code upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata. Maliban sa mga naunang nabanggit, mayroon ding Republic Act 7610, Republic Act 7658, Section 12, Article 8 of Republic Act 7610, Presidential Decree No. 603, Republic Act 7877. Ito ay kabilang upang mapangalagaan ang karapatan ng mga bata. Sumunod ay ang karapatan ng mga manggagawa, pagbibigay ng estado ng proteksyon sa paggawa at pagtataguyod ng puspusang trabaho at pantay na pagkakataon para sa lahat. Ikalawa, pagtatag ng sariling organisasyon at magwelga ayon sa batas. Ikatlo, katatagan ng trabaho. Ikaapat, makataong kalagayan sa trabaho. Ikalima, pagkakaroon ng sapat na sahod. Ika-anim, paglahok sa pagbabalangkas ng patakaran at desisyon na may kinalaman sa kanilang karapatan at benepisyo. Ika-pito, pagtataguyod sa prinsipyo ng hatiang pananagutan o shared responsibility ng mga manggagawa at employer. At panghuli, regulahin ang ugnayan ng manggagawa at employer. Ito'y ayon sa Artikulo 13, Section 3 ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sumunod ay ang mga karapatan ng mga katutubo. Ang katutubo ay may karapatang matamasa bilang kolektibo o individual ang lahat ng mga karapatang pantao at mga pangunahing kalayaan na kinikilala sa Charter of United Nations, Universal Declaration of Human Rights, at mga batas international na karapatang pantao. Ikalawa, karapatang maging malaya sa anumang uri ng diskriminasyon sa pagsasagawa ng kanilang karapatan, lalo na yung mga nakabatay sa kanilang katutubong pinagmulan at pagkakakilanlan. Ikatlo, sila ay may sariling pagpapasya at malayang nagtatakda ng kanilang estadong pampolitika, malayang na isusulong ang pag-unlad na pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Pang-apat, may sariling otonomiya o sariling pamamahala sa mga bagay na hinggil sa kanilang panloob at lokal na usapin. Congratulations! Dahil natapos mo ng pag-aralin ang mga karapatang pantao, halika't masigit mo pang palalimin ang iyong natutunan. Para sa ating paglalahat, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, bakit kailangan protektahan ng pamahalaan ang mga karapatan ng mga sumusunod sa panahon ng pandemya? Kababaihan, kabataan, manggagawa at katutubo. Ikalawa, bakit kailangan maunawaan ng mga kabataan sa murang edad ang kanilang karapatan? Ikatlo, ano ang papel na ginagampanan ng mga pulis, sundalo at pinuno ng ating pamahalaan sa pangangalaga o paglabag sa mga karapatan ng mamamayan? Ikaapat, naharanas ka na ba ng paglabag sa iyong karapatan o ang miyembro ng iyong pamilya? Paano ninyo ito hinarap? Panghuli sa ating pagpapahalaga, maghanap ng larawan sa pahayagan o sa internet ukol sa kalagayan ng karapatang pantao sa Pilipinas. Gamitin ito upang sumulat ng isang sanaysay. Ang lahat ng tao ay may karapatang tinataglay. Bata, matanda, mayaman o mahirap man ay may pantay na karapatan. Nawa ay matutunan ng bawat isa na igalang at pangalagaan ang mga karapatan na ito. Ang ating aralin ngayon ay nagmula sa iba't ibang sanggunian na makikita sa inyong harapan. Muli, binabati kita sa bagong aralin na iyong natutunan. Ang mga ginamit na materyales gaya ng kwento, awit, video, larawan, tatak, tatakpang kalakal at iba pang may kaugnayan na uri na ginamit sa kagamitang pagkatuto na ito para sa layuning pang-edukasyon ay pagmamay-ari ng mga orihinal na may karapatang ari sa mga nabanggit. Hindi inaalis ng may akda ang anumang karapatan na mayroon sila at walang hangaring angkinin ang mga ito.